farmers, magandang umaga. Sa kayo mga ka-farmers, bali ito naghahalo kami. Bali ito ay pang tatlong beses na namin paghahalo. Bali sa ngayon lang ho ako nagbibideo. Eh kasi ito yung aking bahay kubo, medyo nakatago na sa gubat at malapit na bumagsak. Ito ho yung aking bahay kubo dati na naginawa halos mga 5 years na siya. O kaya magsi 7 years. Yan, dito muna tayo sa baba. Farmers. Medyo matarik to ka-farmers, malalim. Yan. Tsaka medyo tumagilid daw siya kasi ka-farmers. No, minsan na nagpagawa ako ng bahay ng anak ko, kumuha kami ng lupa doon. Dito namin pinatulak kaya inabot ng lupa kaya tumagilid yung terrace. Yan. Yan, mga yan ang nasa ilalim, mga kawayan ka-farmers. Bali, ito yung aming pinag-aabala nung kapanahon na ng lockdown. Bali, ito ho yung aming pinag-aabalahan. Yan. Bali, sa ngayon ho, ayan, nalagyan na ho namin ng poste yan. Yan. Yan, may mga poste na ho sa ilalim. Bali, nung nakarang araw pa namin siya sinimulan. Ayan. Papalitan ko na ho kasi ho, ka-farmers ng kwan. Iko-concrete na ho namin. Bali, concrete na ho siya ngayon. Tapos, ang gagawin ko ka-farmers, iislaban ko siya. Tubular ang gagamitin ko at saka steel deck. Ayan siya ka-farmers. Ayan, medyo may mga sako-sako lang. Ganyan lang ang buhay, talagang mahirap tayo. Yan. Yan naman yung likod ng aking bahay, tindahan. Yan, nagulo kami kasi dito nung lockdown. Ito ho yung aming pinag-aabalahan. Kasi nga naman lockdown. Pero nung mga panahon na naman, mga ka-farmers plant leader naman tayo nun. Araw-araw din tayo na sa labas, namimigay ng mga ayuda. Yan, yung mga sagingan ko dyan. Yan. Yan ang likod. Medyo magubat. Mga sagingan. Akyat tayo ulit. Matarik. Yan, mga farmers. Ito, pabalik tayo ulit dito. Papakita ko lang yung loob. Ayan, farmers. Ayan. Medyo madungis na kasi medyo bulok-bulok na mga farmers. Ayan. At saka under construction na kami. Kaya ito mga nakahalang yung mga gamit. Ayan. Ayan. Ito yung loob. Ayan. Yan, ang loob niya namin. Kwan. Ha, dito na. Dali lang, yan. Bali, binutas na namin ka-farmers. Kasi bubuhusan namin. Yan. Yan. Medyo magulo kasi under construction kami. Yan. Bali, ka-farmers. Mag-update ako dito sa mga sunod. Bali, yan dyan. Dito ba? O, buwasan dyan.
Ikot yan. Yaya. Ito yung yun ang mauna. Alin mauna? Ito. Tingnan ganyan lang. Ito yung huli. Isa yung mauna sa video. Wala na. Isa lang din sa left yan. Tangilin yun, tangilin. Muna kayo dyan. Lamawa ka na eh. Sige. Dol atras lang mo. Tulak-tulak lang 'yun. Unti lang 'yan. Yung papaya ko nadali. Wala na yung isa. Durog na yung isa eh. Ay, isa eh, lalaki naman yung isa. Dugang yata 'to eh. Hello. Sandali. Ng steel dig at saka kabular, kasi kung mapapansin natin mga farmers, bali kahapon naglatag kami ng ng kabular. Yan ginawa namin pansalo sa kwan steel dig, tapos yan ho yung aming puti sa ilalim at taas, siguro mga nasa 14 feet. Mga ka-farmers, ito yung advantage ng sa panahon ngayon na nasa moderno na ho tayo ngayon. Bali, hindi na natin kailangan magpatambak, mag-asintada dyan, dagdag. Mas malaki kasi ang labor cost at saka materialis kung halimbawa magkasintada tayo dyan, magtatambak tayo. Samantala ito, easy-easy lang. Ika nga, diskarte lang. Tubular, concrete yung poste. Ayan, concrete yung poste natin sa ilalim. Yan. Tapos, nikutan natin ng 2x4 tubular. Sinaluan natin ng 2x2 na tubular sa ilalim. Yan. Latagatan ng steel deck, big sabihin. Pagkatapos, latagan natin ng bakal ulit si Babaw. Kahit madalang, big sabihin, pwede na siya na maging concrete. Yan ang kinaganda, advantage, mas mabilis na trabaho. Mga ka-farmers, magandang hapon. Yung aking palang bahay kubo noon, yung ginagawa namin ngayon, ito na.
ito na status, bali nakakabit na yung steel deck, may mga bakal na rin. Ayan, bali ito ho ay gagawin ko rin siyang native. Amakan yung nasa labas, okay, hard flex naman ang nasa loob. Tapos yan na yung para sa mga division namin, yung mga bakal na nakausli na yan, para ipapato na lang namin dyan yung mga para sa mga division. Yan. Ito yung it sa banda dito, yan. Bali, naka-ready na to mga farmers para bukas. Halos 2 taong gumagawa nito. Halos magto 2 weeks pa lang. Yan, may mga poste na rin yan na tubular. Yan. Bali, ito ho, gagawin ko rin ho siyang native. Ayan ho yung ating concrete. Mataas ho to, bali may git siguro 12 feet yung nasa ilalim nito. Mga ka-farmers, siguro subaybayan nyo na lang yung susunod na vlog ko nito. Siguro yung susunod na vlog ko nito siguro halos matatapos na siya, pero dito talaga siguro siya pinis na pinis kasi medyo taghirap ngayon ang buhay. Baka hindi ko siya mapaganda ng sobra dahil medyo kapos sa budget. Siguro babubungam lang muna namin siya at saka madingdingan. Siguro yung sunod next vlog ko. Kasi ang final talaga nito, balikwan ho siya. Lalagyan pa siya ng tiles. Pag nabuhusan siya, lalagyan pa siya ng tiles. Tapos kailangan maganda, kompleto yung pintura para mas maganda. Mas kasi sa mga native house, so, pag hindi siya kompleto, wala siyang kisame, wala siyang pintura, hindi ho maganda ang kinalalabasan ng ating mga native house. Kaya sa ngayon, ito lang muna yung update ko sa akin yung nagawang bahay kubo noon. Yan ho yung bahay kubo ko noon. Yan. 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 Magandang hapon mga ka-farmers. Salamat sa panonood. Paki-like, share, and subscribe. Magandang hapon.